First Corinthians chapter 11, we'll be reading from verse number 23 down to verse number 32. Amen. If you're there, please say aloud, amen. 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 To God be the glory. The Bible says, let's do a responsive reading. I'll be reading the first verse. You read the second, it will read on the last verse. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For if we would judge ourselves, we should not be judged. In verse number 30 altogether, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Father in heaven, we pray, Lord, once again, anoint my lips. I pray, Lord, na bawat kataga na lalabas ng bibig ay mula po sa inyo, umumutawi, Panginoon. Di po salita ko, Lord, kundi po sa inyo. Salita po ni Holy Spirit, convict hearts today. May you convert hearts again, Panginoon. I pray, dear God, that after this message, we will see changed lives and committed hearts, Panginoon, committed lives, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong kadakilaan po at lahat pong ito ay binibigay po namin sa inyo, Lord. At maging naalala po namin, Panginoon, ang aming mga kapatira na sa online ngayon na hindi po sila madistract but they will focus on worshiping with us, Panginoon, of the living God, Panginoon. Marami pong salamat. Forgive us, Lord, of our sins. Holy Spirit, pangunahan niyo po kami. Pagpalaan niyo pong bayan ng Israel. This is we pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated, please. Thank you. Kanina pong umaga ay pinag-usapan po natin ang unang ordinansa. Ito po ay ang baptism, believer's baptism. At ang ikalawang ordinansa naman po na ating pag-uusapan at tatalakayin sa hapon na sa umagang ito ay ang Lord's Supper. Okay? Lord's Supper. Hindi po Lord's Supper, ha? Lord's Supper. O ang tawag ito ay banal na hapunan. Okay? Pastor, akala ko ba hapunan? Ba't ang halian natin gagawin? Siyempre ho, may restriction ho tayo, pero kung bumalik man ho tayo sa normal na ho, ibabalik na ho natin ang afternoon service o evening service. Para naman sa ganun, ha? Pag mag-Lord's Supper tayo, ay madilim. Kaya nga ho, pinapapatay ko ho yung mga ilaw pag Lord's Supper. Kasi ho, para magkaroon po kayo ng feeling na, ay, gabi na. Oh, kasi banal na hapunan. Wala naman naghapunan ng tanghalian, ano po? Oo. Pero unawain na lamang po ng ating Lord's Supper, ang tawag po dito ay banal na hapunan. And by the way of introduction, I want you to first focus yourselves, mga minamahal, ano ba ang history behind the Lord's Supper? Amen? We believe that the Lord's Supper was given by the Lord Jesus Christ for a reason and it has a shadow. Okay? Lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, everything has been, yung Old Testament is the foreshadow of the New Testament. Always remember that. Amen? Yung Old Testament and New Testament, hindi pwedeng maglaban yan. Because the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. May amen po ba doon? Okay, kaya nga sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God. That means Old Testament is important as the New Testament. Hello? Amen? So, ito po, unawain niyo po ito mga minamahal sapagkat ito po ay magpapatibay po sa inyo ng kaalaman at malalaman po ninyo ang kahalagahan. Hindi lang po ng kaalaman, kundi ang kahalagahan at kahulugan kung bakit ba tayo nagdaraos ng banal na hapunan. Amen po ba? Amen? Kasi sakto po, ngayon pong araw na ito, mamaya-maya lamang po, magkoconduct po tayo ng Lord's Supper. So maganda po, bago tayo mag-Lord's Supper, i-review po natin, no? Kung bakit ba merong Lord's Supper. Okay? In the history of the Lord's Supper brings back and grows out from the Jewish observation of the Passover.
Okay, yung Passover. Now, yung natatandaan niyo po ba nung bago po palabasin ng Panginoon ang mga Israelita from Egypt? 'Di ba? Bago po sila paalasin, bago po may last plague po, 'di ba? May huling salot. Ano yung huling salot? Yung papatayin yung mga unang pinanganak, panganay na anak, tama? That is the final plague before the Israelites were brought out from Egypt. Are you still with me? Okay. Now, nung sinabihan sila ng Panginoon na mag-prepare sila ng isang religious ordinance, okay, bago sila mag-depart from Egypt, and that is called the Passover. Okay? Ang tawag po dyan ay Passover. Okay? Now, ano po ba nangyayari sa Passover? Ito po yung angel of death na dadaan sa kada bahay at merong requirement para lampasan ka ng angel of death. Okay? At nakikita po natin dito, we can see many pictures or typification of Christ's death so many years later. Now, number one, ang kailangan po sa Passover is that each family was to have a lamb without blemish. Okay? Sa bawat pamilya, bago sila mag-Passover, kailangan sila may tupa na walang kapintasan. Amen? Without blemish. And kapag ito'y pinatay, pag gigilitan na po itong tupa nila, yung alay nila, yung dugo ng tupa na yon, yun yung ilalagay sa hamba ng or doorpost. Okay? Ng pintuan. Nakukuha niyo po? Yun po ilalagay. Sa taas po at sa gilid. Okay? And dapat, pagkatapos po yun, no, yung lamb na yun, iro-roast po yun ng buo. Roasted lamb. Okay? Pero, dapat walang mababali na buto. Tindi, no? Iro-roast mo, pero dapat walang mababaling buto. At kapag kakainin mo na po yung lamb na yun, okay, may kasama siyang unleavened bread tsaka bitter herbs. Okay? And dapat walang matitira doon sa lamb. Kapag may matira, hindi siya pwedeng bukas. Kailangan siyang sunugin. Okay? And yung mga, yung judgment ng Panginoon andun sa mga pamilya o mga tahanan na walang, syempre, walang dugo doon sa hamba. Doon yung mamamatay yung mga panganay na anak. Pag walang blood, walang dugo doon sa kanilang hamba. And the Jews, yung mga Hudyo po, were to observe the Passover once a year in memorial of their deliverance from bondage. So, ang mga Hudyo po, after na sila po ay napalabas na po mula sa Ehipto, sinabihan po sila ng Panginoon na alalahanin ninyo, no, yung paglabas ninyo mula sa Egypt by the way o by the feast of the Passover. Kaya may feast of Passover. Kasi para pag-alala po yun, pag-commemorate na isang beses sa kabuhay nila, nilabas sila ng Panginoon mula sa Egypt. Kaya sila nagse-celebrate ng feast of the Passover. Okay? And Jesus Christ Himself instituted the Lord's Supper at the time of the Passover. Kailan ba nag-Lord's Supper? That was during the time of the Passover. Okay? And dito po natin makikita na ang shadow ng Old Testament, the shadow of the Old Testament became the substance of the New Testament. Amen? Nakuha niyo na po. So, kailan in-establish si Jesus Christ ang Lord's Supper? During the day of the Passover. Okay? Jesus, by eating the Passover according to the law, and then instituting the Lord's Supper, was teaching that one was to take the place of the other. So, kailangan ma-fulfill po, mga kapatid, yung Passover. So, the Lord's Supper, in short, was the fulfillment of the symbols of the Passover. So again, the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Amen? So ngayon, yung Lord's Supper, ito na ngayon yung naging kasagutan sa Passover. And alam naman natin si Jesus Christ, yun, di ba? And as Baptists, let us remember that each time we are given the opportunity to partake with the Lord's Supper, number one, it is a symbolism of Christ's sacrifice. Okay? Each time na tayo ay makikiisa o makikilahok sa banal na hapunan, number one, we have to remember that it is a symbolism of Christ's sacrifice. Okay? Ito pong banal na hapunan, ito ay simbolo lamang ng naging sakripisyo natin, sakripisyo ni Jesus Christ para sa ating lahat. Amen? Ano po ba yung mga symbolism na ginagamit? Number one is the unleavened bread. Okay? Ang unleavened bread po, mga minamahal, ito po yung mga tinapay na walang pampaalsa. Nakita niyo po yung pandesal? Yung pandesal, may pampaalsa yan, kaya lumulubo yan.
Okay? Kaya malambot yan, di ba? Punong-puno ng hangin. Kasi po, may pampaalsa yan. Kaya napapansin nyo po yung mga ginagamit po natin dito, yung mga parang cracker na lang, na parang siyang biscuit, di ba? Yung ibang churches, they use sky flakes. And I believe walang mali doon. Kasi importante lang naman po, walang pampaalsa yung ginagamit. Oo. Because, ang unang symbol po dyan is the unleavened bread. Nandiyan ba sa PowerPoint dyan? Is the unleavened bread. Oo. And in the symbols of the Lord's Supper, the bread represents the broken body of the Lord Jesus Christ. So may simbolo po ang unleavened bread ng katawan na binigay ng ating Panginoon Jesucristo. When the believer raises the bread to his lips, no, kapag kakainin na po natin ang tinapay, no, na walang alsa, ay dapat aalalahanin natin ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo na sinira, no? Inalipusta, sinaktan, his body was broken for us. Amen? And ang tanong dito, Pastor, why do we use an unleavened bread? Bakit hindi pwedeng pandesal na lang? Hindi pwedeng gardenia na lang? Bakit unleavened bread sa Bible? Because, number one, you have to understand that the leavened bread, yung may mga pampaalsa, is a type of sin. Okay? It's a type of sin and brings the sinfulness of man to the Lord's Supper, which defiles the type. So kasi yung may mga pampaalsa na bread, ang typification niyan is sin, kasalanan. So ang ginagamit natin dito is unleavened bread talaga. It means it has to be pure and without sin. Amen? Because the body of Christ is pure. His body is sinless. Christ is sinless. Wala po siyang kasalanan. Amen? Tapos gagawin mo siyang kasalanan kasi gusto mo pandesal, gusto mo makatipid. Di ba? Hindi naman po. Di ba? So kailangan nating sundan po ito, unleavened bread po ang gamit nila. Amen? Also, number two, another symbolism is the fruit of the vine. Now, we have to be careful with this because actually, yung wine na sinabi sa Bible, sa New Testament, sa 1 Corinthians, na binasa natin, na ginagawa nating verse every time may Lord's Supper tayo, is not actually wine. Okay? It's not actually wine. But when you go to Texas, when you go to the Bible Belt, there are many Baptist churches there that use real wine na may alcohol. And they can prove in the Bible that you have to use wine. Pero sa akin, sa aking stand, mga minamahal, as your pastor, I really believe that the word used here as wine sa 1 Corinthians chapter 11 is not an alcoholic wine. It is the fruit of the vine. It is from pressed grapes. Galing talaga sa ubas. Naunawa niyo po ba? And yung fruit of the vine yan, kaya very, very, ano po tayo dyan, para hindi po tayo malito, I will just use the word fruit of the vine. Okay? Kasi baka isipin niyo, wine, hala, may red wine si Pastor, grape wine, hala, nakakalasing yan. Di ba? So, for the believer, when the believer raises the cup to his lips, kapag tayo, bago tayo uminom ng fruit of the vine o yung grape, kaya ang gamit natin dito, Welch, di ba? Welch, baka naman. Okay? Welch, kagamit tayo ng Welch, di ba? We have to remember the shed blood of Christ. 'Di ba? We have to remember na yung dugo na tinigis ng Panginoong Jesucristo, 'yun ang symbolism. Okay? And why do we use grape juice? Number one, wine is a strong drink kasi. Amen. Wine, no, dati ang aking stand, pwede naman red wine kasi healthy, but hey, as Christians, as Baptists, pag kahit 1%, kahit 0.5% wine pa yan, don't drink. Because wine is a strong drink. Amen? Dati, umiinom ako, pinapatakas ko yung red wine, no, white wine, black wine, ano pa ba? Maraming wine eh. Di ba? Basta pag may wine, tingnan mo yung label. No? Kapag may alcohol, don't drink. Amen? Kahit pa 0.1% na alcohol. Amen? Hello? Eh kasi, isipin nyo ito ha, lalagay ako ng tubig. Lalagay ako lang ng kapirasong, ano lang naman, kapirasong lason. Kapiraso lang, 0.1% lang. Ha? Lason pa rin ba yun? Pwede pa, safe pa bang inumin yung tubig? 0.1 lang naman eh. Hindi ka naman maapektuhan siguro, 0.1 lang. Maapektuhan ka pa rin. Kaya ganun ang alcohol. 'Di ba? Kaya iba sabi, "Uy, ladies drink naman 'yan eh." Kahit na ladies drink 'yan, alcohol 'yan.
Hello? And kasama yan sa ating church covenant. Kasama po yan sa sumpaan ng members na hindi po tayo mai-involve sa anumang inuman. Pag naging member ka, ay dapat wala ka ng parte sa inuman. Kahit mag-host, hindi pwede. Pastor, hindi naman ako iinom eh. Binilang ko na lang sila. Eh, ikaw pa yung naging kaso ng kasalanan. Diba? Ikaw pa yung... Diba? Magre-regalo ka. Ano regalo? Pundador. Hindi mo pundador. Hindi mo Alfonso. Diba, mga kapatid? Kristiyano tayo. Dapat makita sa atin ang kaibahan. Amen. Naunawa niyo po ba? So, wine is a strong drink. Diba? Is a product of fermentation. Diba? Pag ang fermentation, lalong tumatagal, lalong sumasarap. Diba? Yung binababad nila. Diba? Therefore, leaven yan. Diba? Sabing leaven, yung hinayaan. Kaya siya ginawang leaven, no? Wine is also a mocker and is totally to be abstained from the believer. Now, there are four reasons why the blood of Christ was shed. May apat na reason kung bakit na-shed, kung bakit tinigis ng Panginoon ng kanyang dugo. Number one, because of sinners. Okay? Because of sinners. That's number one. The Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And the very fact that of sin is a reason why Jesus Christ shed His own blood para sa ating mga makasalanan. Amen? Kaya nga tayo umaawit ng there is power in the blood because life is in the blood. Amen? Alam mo, kapag tumanggap ka sa Panginoon, hindi na type A, type B. Dapat type C na yung dugo mo. Pastor, may type C ba? Oo, type Kristo. Type Christ. Ano blood type mo? Type O? O, A, B? Abo? Ano ba? Type abo? Di ba? Ako, ang blood type ko, C. No? Bawat Kristiyano, meron dapat bagong dugo na. Bagong bloodline, Panginoong Isokristo na. Amen? Ayan. Because of, number one, sinners. Pangalawa, the reason why the blood of Christ was shed, of course, it is because of the shedding. It is because of the shedding. No? Hebrews 9:22 says, Hebrews 9, verse 22. Open your Bibles, please. Hebrews 9:22. Hebrews 9:22, the Bible says, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. So in short, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kasi bakit? Ang Panginoon po, pinaparusahan niya ang kasalanan talaga. And the required, ang requirement po mga minamahal, para ang judgment ng Panginoon ay mawala, it is because of the shed blood of Christ. Amen? And number three also is the satisfaction. The satisfaction. No? Anong sabi ng Hebrews chapter 10, verse number 10? Hebrews chapter 10, verse number 10. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. You see? Which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So the only satisfaction of God is the shed blood of Christ, the perfect sacrifice. Para talagang ma-serve ang justice, ang kailangang i-offer para ma-satisfy ang Diyos Ama ay ang dugo. The blood of the perfect Lamb. Are you still with me? The blood of the perfect Lamb. And number four, not just the sinners, the shedding, and the satisfaction, but I want you to also know the substitute. The great substitute, the great swap. Okay? Ang dakilang pagpapalitan. No? And no atonement is possible by a violator of the law. It demanded a perfect substitute. And we all know that the perfect substitute is the Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng tao. Hindi po pwedeng isa sa atin because we are sinners.
ang natatanging sacrifice na dapat gawin or i-offer sa Panginoon is the perfect lamb. Who is that? The Lord Jesus Christ. He is the Lamb of God. Amen? Sabi ni John the Baptist in John 1:29, Behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world. Are you still with me? The great substitute, mga minamahal. And as Baptists, no, let us remember that each time we're given the opportunity to partake the Lord's Supper, remember that it's a symbolism of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Pag tayo nagpapartake ng Lord's Supper, it's always the commemoration of the sacrifice or the symbolism of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. And number two, mga kapatid, number two, not only the symbolism of Christ's sacrifice, but it is also a souvenir for the church. Wow, souvenir. Amen? Ang Lord's Supper is a souvenir for us. No? Souvenir. The Lord's Supper has not been only a blessing but also a cursing to many who have either misused it and or taken it lightly in a sinful condition. Kaya alam niyo po mga minamahal, listen to me, look at me. Hindi po basta-basta magpapartake ng Lord's Supper talaga. No? Kasi po mayroon pong pamantayan ng Bible. It is a serious matter to partake, and church members must be informed as to the why and the how and the manner of the Lord's Supper. No, kasi iba hindi natuturuan eh kung ano ba yung tamang way of ministering and the manner of the Lord's Supper, no? And tingnan niyo po ito, ang ating binasa kanina is 1 Corinthians chapter 11. And when you hear the word Corinth, anong unang pumapasok sa inyo? It is a carnal church. All right? It's a carnal church. So definitely, yung mga ginagawa nila sa carnal church, mali. Amen? Kaya nga po, si Paul, mga minamahal, no? The Corinthian church perverted the Lord's Supper. Wala na silang iniisip na law, wala na silang iniisip na tamang pag-administrate ng Lord's Supper. Kaya nga, alam nyo, dahil sa kanilang ignorance, marami sa kanilang may sakit. Maraming namamatay sa kanila. Kasi mali yung pagpartake nila ng Lord's Supper. Amen? You see, the Corinthian church, may mga problema sila. Number one, yung motive sila mali. Yung motive sila mali. Yung desire nila in verse number 17, 1 Corinthians chapter 11. Tingnan nyo po dyan. Verse number 17. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. You see? Hindi po lumalago yung mga members ng church sa Corinth. Kaya alam nyo po, alam nyo po ang blessing ng Lord's Supper, ha? Chapter 11, verse number 17, ang blessing po ng Lord's Supper is hinahanda tayo nito. Okay? Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng ayusin ang ating sarili. Hello? Kaya nga, mga kapatid, yung motives doon sa Corinth Church, mali eh. Yung desire nila. Sabi ni Paul, alam mo, dapat for better na kayo, dapat lumalago kayo, pero worse eh. You're getting worse and worse. Di ba? Imbis na, dapat ang Lord's Supper, pinapabuti ang ating spiritual walk, pero parang hindi eh. Ano bang ginagawa dyan? Mali kasi motive nila. Para lang masabing naglo-Lord's Supper sila. Pero tignan mo naman yung consequence. Ang daming may sakit, ang daming namamatay. Importante talaga motive, mga minamahal. Pangalawa, their minds were wrong. Their motives were wrong. Their minds were wrong. In verse number 18, look at that verse. First of all, when ye come together in the church, I hear there be divisions among you. And I partly believe it. No, sabi ni Paul, alam mo, dapat ba nagtitipon kayo sa Lord's Supper? Dapat nagkakaisa kayo. Sabi ni Paul, ang nakikita ko sa iyo, mayroon kayong mga division. Tama? Sabi ni Paul, I partly believe it. Eh nakikita niya eh, very obvious eh, talagang itong mga taong ito, watak-watak. No? Kaya ang minds nila, mali. Alam mo, pagpapasok tayo sa Lord's Supper, makikiisa tayo sa banal na hapunan, dapat ang minds natin iisa. Tandaan po natin yan. Because there's blessing in unity. Sabi ng Psalm 133 verse 1, di ba? Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Alam nyo, a united church is a powerful church. Amen? Hello? Andito pa po ba kayo? Baka kausap ko lang yung sarili ko. Hindi naman. Andito pa po ba kayo? Mag-amen kayo pag nandiyan pa kayo.
a united church is a powerful church. Amen? And dito, mga kapata, minamahal, yung motive nila mali. Yung desire nila mali. Meron silang sarili-sariling desire. And their minds were wrong because they have divisions among themselves. And also, hindi lang yan, kundi yung manner. Their manners were wrong. There is disorder. Tingnan mo yung verse number 19. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. So mali. Malamang, mali ang pag-administrate nila ng Lord's Supper. Especially, hanggang ngayon, no? may isa sa simbahang Katoliko, di ba? Ang nagtitake lang ng wine ay pare. Di ba? Tama ba? Sino bang nakakainom ng wine dito? Pare lang, di ba? Eh, dapat kompleto ang Lord's Supper. Tama po ba? Hindi lang puro yung, ano tawag nyo? Ostya. Tapos pag sumabit pa sa ngalangala mo, makasalanan ka. Pambihira. Yung father, yung pare nila, may galit doon sa member. Ginawa niya, butonis niya, tinanggal niya, yun yung pinakain sa kanya. Nagtaka siya isang araw, di pa natutunaw. Sabi niya, grabe siguro yung kasalanan ko. Di ba? Eh, mga minamahal, ito yung problema ng Church of Corinth. Yung desire nila, iba. Yung mayroong division sa loob. And yung disorder. Hindi tama talaga. Amen? And we believe that yung Church of Corinth is a carnal church. Say amen. It's a carnal church. Kaya nga sumulat si Paul sa kanila to correct them about the things that they were doing wrong. So, the Apostle Paul had to lay down very simple instruction on how a church should administrate or operate the Lord's Supper. Tingnan mo yung 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Dito tayo. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. The Bible says, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread." In verse 24. "And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Amen? I want you to underline the word or highlight the word remembrance. Okay? Here in the Philippines, meron tayong kulturang remembrance. Di ba? Uy, remembrance naman dyan. Di ba? Pagpunta ka sa event, yan. Pagpunta ka sa event, sa Dibu. Di ba? Pagpunta ka sa birthday, sa corporate event, basta any event. O kahit sa kasal, di ba? Minsan, magdadala pa ng bulaklak eh. Hindi mo lang, saan di-display? Akin na rin yung bulaklak, kunin mo yung mga centerpiece. Naalala niyo kasal namin ni Mrs. dito, nung Sunday, nung kinabukasan, daming bulaklak dito. Di ba? Now, you take a souvenir for what? For remembrance. Uy, galing to sa ano eh, di ba? Galing to sa ano. Nung meron kami yung sunflower, naalala niyo yung sunflower? Di ba? Souvenir? Remembrance yan. Para pag nakikita niyo yun, ay, ito yung kasal ni Pastor tsaka ni Mrs. Oh. Di ba? Pag pumunta kayo sa beach, di ba? Punta kayo sa dagat. Wow, sarap magdagat, no? Pumunta kayo sa beach, di ba? You either buy a designed shirt, di ba? Yung mga nasugbo, mga ganyan. Matabungkay, di ba? Mga ganyan, alam ba? Alfonso, ha? Baguio, di ba? Oo, di ba? Yung mga t-shirt, di ba? Kuya, yung mga dark shades. May mga shade yan, di ba? Yung mga Ray-Ban na ano, yung mga fake Ray-Ban, bibili ka talaga pang ano lang, pang porma lang. 'Di ba? O kaya yung decorated shells. 'Di ba? Boracay 2019. You take that souvenir for what? For remembrance. 'Di ba? Sa mga bahay ninyo, yung mga kalat diyan, yung mga hindi na ginagamit, tinatago niyo yan for what? Remembrance. Ito, galing to. Basura yan, galing sa kabilang kwarto. Di ba? Minsan kami, may mga paper bag ka na dapat itatapon mo. Parang, sayang itapon. Ito na lang. Sayang. O yung resibo. Alam mo naman, nagpe-fade yung resibo. Itatago pa yung resibo. Tama? Nagtatago tayo in remembrance. The believer is to partake the Lord's Supper in remembrance of Christ. Amen? Souvenir yan sa church. He is to remember the Lord Jesus Christ as his Savior, as a friend, as his prayer hearing, and prayer answering God. Amen? And also, pag tayo nag-Lord's Supper, it is also a time of thanksgiving. Are you still with me?
oras ito ng pasasalamat sa Panginoon. Because sabi dito no, in verse number 24. Are you with me? Verse 24. The Bible says, "And when he had given thanks." Tama? Ano ibig sabihin ng given thanks? Nagpasalamat siya. Bakit po? No, the believer at the Lord's Supper should give thanks for salvation, number one. Pasalamatan mo yung kaligtasan mo. Are you thankful for your salvation? Who here would say, Pastor, I thank God for my salvation? Salamat sa Panginoon sa salvation, no? Hindi ko alam kung saan tayo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung direction natin. Hindi ko alam kung may pag-asa tayo kung walang salvation. We will have no hope without salvation. We will have no home without salvation. Amen? Wala tayong pag-asa, wala tayong bahay na in-look forward. Sabi ng Bible, no, na naghanda ang Panginoon ng mansion. Kaya nga tayo umaawit ng, I've got a mansion just over the hilltop. Why? Because that is our blessed hope and that is our blessed home. Amen? Pasalamat tayo sa salvation. Pasalamat tayo sa church. Thank God for your church. Are you thankful that you're a member of a local New Testament Baptist church? Are you thankful that you're a member of an independent, fundamental, Bible-believing, Bible-preaching, King James-only Baptist church? Ay, dapat pasalamatan natin. Pasalamat tayo, may members tayo, may mga members tayo nag-aaruga, nag-aalaga, may pastor tayo. Alam niyo po mga minamahal, itong linggong ito, tatlong pastor ang namatay. Tatlong pastor. Kaya sabi ni Ninang Grace, Ma'am Grace Quaterno, sabi niya, itong linggong ito, ang dami namatay na pastor. Kaya kung may pastor kayong buhay, pasalamatan niyo ang Panginoon. Oo, alagaan ninyo habang buhay. O, kasi alam niyo, hindi natin alam ang buhay. You thank God for your pastor. Thank God for your church. Thank God for answered prayer. Amen? May nagpe-pray tayo, di ba? Marami tayong pinagpe-pray. Ang mga pinagpe-pray mo, sinasagot ng Panginoon? Sinasagot ng Panginoon. Kaya nga pasalamatan natin ng Panginoon. Praise God. You have to thank God for your loved ones. May mga nag-aaruga sa iyo. Amen? The believer is also to partake, to remember, one way to before you partake, you have to thank God. And as you partake the Lord's Supper, you have to also remember that Jesus is coming again. Amen? Jesus is coming again. In verse number 26, sabi dito, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death. Ba't yung iba lang nagbabasa? Tingnan niyo po verse 26. Di ba? You do show the Lord's death till He come. The Christ who gave His body and His blood is coming again. And all believers are to live in anticipation of this blessed hope. Sabi ng Titus chapter 3, Titus chapter 1, He is the blessed hope. Buhay at pinagpalang pag-asa natin. Amen? Jesus Christ is our living hope and our blessed hope. Also in 1 Corinthians chapter 11, verse number 25, tingnan niyo po dyan. Are you still with me? The Bible says, after the same manner, also He took the cup. And when He had said, this cup is the New Testament in my blood, this do ye as oft in remembrance of me. Verse number 26, For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. The Lord's Supper is not a mass. The Lord's Supper is not a mass, but it is a remembrance. Amen? The Roman Catholic Mass or the Communion has a false doctrine. Amen? Ang tawag po nila dyan ay transubstantiation. At ang mga Protestante naman, may tinatawag silang co-substantiation. Ano naman po ang transubstantiation? They believe na ang bread, no, yung tinapay, ay nagiging katawan ni Kristo kapag kinain mo na. No? And the body of Christ, you eat the body of Christ like a cannibal. Literal na katawan ni Kristo. 'Di ba? Remember, the bread, the unleavened bread is only a symbol. Hindi po siya literal. Amen. They believe that the grape juice or the wine that used
literally becomes the blood of Christ at umiinom ka ng dugo ni Kristo. Hindi po maganda yun. Iinom ka ng dugo. Tama ba? Kaya nga symbolism lang po yan, mga minamahal. Kaya nga ito po, mga minamahal, ay false teaching and is a demonic teaching. Okay? And tayong mga Baptists, we refuse the Catholic's teaching of transubstantiation. No? Lagi ko po yan nire-remind sa inyo. And yung mga Lutheran, yung mga Protestante, meron silang co-substantiation. Ibig sabihin, yung kung ang transubstantiation is nagiging literal yung dugo at yung katawan ni Kristo na kinakain mo, yung co-substantiation naman po, ito po ay kasama si Kristo. Oo. Eh di ganun din yun. Kinakain mo rin. Tama po ba? And these two heresies make the Mass, yung Catholic Mass, a re-crucifixion. Alam niyo ba, kapag habang nagmimisa ang mga Katoliko, parang pinapako nila ulit si Jesus Christ. It's really demonic, mga minamahal. It's demonic. Pero tayo dito, each time we have our service, we celebrate His resurrection. Ang mga Katoliko, they celebrate the death of Christ. Pinapatay nila ulit si Kristo. Tayo, nagdiriwang tayo dahil si Kristo na buhay! Yan ang pinagkaiba ng misa ng Katoliko at ng service natin. Kaya huwag kayong papayag na, uy, Baptist ka, di ba? Kailan misa nyo? Hindi po kami misa, service po kami. Nasinansin nyo na biktima ng ganyan? Anong oras nga pala yung misa nyo? Wala po tayong misa. Meron tayong misa mamaya sa kainan. Di ba mamaya, pagkatapos ng service, kakain tayo. Kailangan may misa tayo. Kasi kung hindi tayo magmisa, wala tayong kainan. Hello? Again, kidding aside, the Catholic Mass is, you know, they are re-crucifying Jesus Christ. At ang sinasabi nila na ang Lord's Supper is part of salvation. Sacrament nila yan eh. Di ba? And we believe that salvation is a stand-alone process. Amen? Because the Bible teaches that the Lord's Supper is only for remembrance. Nilagay nyo na lahat dyan na. Only for remembrance. Okay? And sabi dito, sinabihan ni Paul ang mga tao, ang mga members ng Corinth Church to remember that pag tayo ay lumalapit sa Lord's Supper, we just remember the sacrifice and the suffering of the Lord Jesus Christ. Pero sabi niya, do this often. Alright? Do this often. The Lord's Supper. Diba? And how often should we remember the Lord's Supper? Gano'ng kadalas? Ano ba sabihin ng often? Madalas, diba? Oo. Dito sa Fortress, ayan, dito sa Fortress Baptist Church, alam niyo yung schedule natin, diba? Ng ating Lord's Supper, every first Sunday and the last Sunday of the month. Oo. Pero ibang churches, every week. May kilala akong mga churches every week. Oo. Pero tayo dito sa church, first Sunday, last Sunday. Kinopya natin yan kila Pastor Ramon doon sa Metro Light. They do it first Sunday and last Sunday of the month. Bakit po? Para lagi nating maalala ang sacrifice ng Panginoon. Amen? Are you still with me? As Baptists, let us remember that each time we are given the opportunity to partake of the Lord's Supper, symbolism yan ng sacrifice ng ating Panginoon. It is a souvenir for the church. And last but not the least, it is a spiritual checkpoint. The Lord's Supper is a spiritual checkpoint. In verse number 28, the Bible says, "But let a man examine himself." All right? Examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. I want you to take note of the phrase, let a man examine himself. No? Spiritual checkpoint. Itong height ng COVID-19, ang dami natin checkpoint. Alala nyo, since last year, no? Bawat saan ka lugar pupunta, may checkpoint. Minsan nga, dito sa St. Francis, may checkpoint pa. No, ang daming checkpoint. And pag ikaw ay pupunta, makakadaan sa checkpoint, i-check mo kung
dala mo ba yung lisensya mo? Dala mo ba yung lisensya mo ba expired o hindi? Dala mo ba yung ORCR ng motor mo? Titignan mo, i-check mo kung may helmet ka ba? 'Di ba? O kaya yung plate number mo andyan pa ba? 'Di ba? At marami pang i-check ka, no? Marami ka pang i-check. And you see, pag nakita mo na yung checkpoint sa malayo pa lang, magbabagal ka eh. Kasi i-check mo na eh, 'di ba? And as you slow down, subconsciously, mag-i-inspect ka na sa sarili mo. Teka, dala ko ba 'yon ako? Dala ko ba 'yung RCR ko? Kaya iba minsan, 'di ba? Malayo pa lang umiikot na. Kasi alam nilang mali sila eh. May kulang sila eh. Takot sa checkpoint eh. Yung mga off-plan sita. Kaya alam mo, pag nakita mo na yung checkpoint, magbabagal ka na, i-check mo na yung, dala ko yung lisensya ka, okay, check. Okay? Subconsciously. Pero hindi ka pa hindi mo kakap ka pa ng sarili mo. Iisipin mo pa lang, dala ko ba yung lisensya ko? Dala ko kanina, alam ko, dala ko. Alam mo yun, subconscious. I-check mo lahat kung dala mo na lahat. And your mind suddenly runs down a checklist. Pagkakaroon ka ng checklist, may lisensya ako, okay. ORCR ko dala ko. May helmet akong dala. May guard akong dala. Plate number ko, andito pa. Okay? And you will know, you will now be aware. And you will examine yourself if you are secured all necessary papers kapag tinanong ka na ng officer. Di ba? And you check everything is complete. Alam mo, ito yan. Pag kompleto ka sa mga dokumento, hindi ka matatakot eh. Confident ka. Confident ka. Okay. Kompleto ako sa mga papeles ko. Kaya, hindi ka magbabagal. Pero alam mo, kahit magkulang ka lang ng isang dokumento, babalik ka eh. Kakabahan ka. Bibilis na yung tibok ng dibdib mo. Ano na namang rason ang sasabihin mo? Ginat-ngat po kasi ng aso yung ano ko, lisensya ko, tsaka ORCR ko eh. Kinuha po kasi ng kapatid ko. Ilan ba kayo magkakapatid? 15. Hindi ko alam kung sinong kumuha. And this is the purpose of the Lord's Supper, no? It provides us a spiritual checkpoint. No? God loves us so much that He does not want us to continue in sin. Ayaw ng Diyos na nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Kaya itong Lord's Supper, makakatulong sa iyo ito para i-check yung sarili mo. Lord, namumuhay ba ako sa kasalanan? Ako ba'y bihag pa rin ba ng kasalanan? May mga paborito pa ba ako kasalanan na ginagawa na hindi ko po pa talaga maisuko? Itong Lord's Supper, talagang tutulungan ka nito. Binigay ito ng Panginoon para tulungan ka. Di ba? Kaya nga, the observance of the Lord's Supper is to be a time of self-examination. Kasi sabi dito, let a man examine himself. Hindi ibang tao mag-i-examine sa'yo. Hindi si pastor. Kaya ako, hindi ko na sinasabihan nyo, uy, ikaw, huwag kang mag-ano ha. Hindi. Kasi pag ganun, kasi may makilala kong ganun eh, yung, ikaw, huwag kang mag-Lord's Supper ha. Sabi ng Bible, let a man examine himself. Kasi ang pastor, I have no authority to tell you na huwag ka mag-ano ha, Lord's Supper. Eh, Bible nagsabi, let a man examine himself. Alam niya kung lumalakad ba siya sa katuwiran. Alam niya kung lumalakad siya sa kasalanan. Alam ng tao yan. Ang member, kahit si pastor, pwede tayo maglukuhan. Pero ang Diyos, hindi natin maluloko eh. Tama? Ang member sa member, pwede maglokohan eh. Ang pastor sa member, member sa pastor, pwede tayong maglokohan. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, hey, examine yourself. Saan tayo magagawa? Tama? The believer is to examine himself as a Christian. Not just a man, but as a Christian. Amen? As a church member, tingnan mo, ano bang pagkukulang ko? Member ako ng church. Tapat ba ako sa Panginoon? Tapat ba ako sa church? Tapat ba ako sa aking commitment? Check mo! Check! Because the Lord's Supper gives us an opportunity to have a spiritual checkpoint. Amen? And yung syempre, yung relasyon mo sa ibang members. Kaya ito yung problema ng church sa Corinth eh. May division sila. Alam mo yun, napapartake ka, katawan ng ating Panginoon. Pero, watak-watak pala.
hindi maganda. Kaya mga minamahal, I would encourage you. Ito ha, makinig tayo. Pag ang Lord's Supper first week and last week, pinapaalalahanan tayo to be committed sa Panginoon. Na lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Why? Because Lord's Supper is also a time for the confession of our sins to God. Diba? Kaya nga, sabi ko, nagbibigay ako lagi ng 2 minutes, 1 minute before tayo magpartake ng Lord's Supper. Because I want us to have and to administrate the Lord's Supper in a godly way. Bakit po mga minamahal? Kasi ho, may warning ang Panginoon, may warning si Paul para sa mga mali na magpapartake ng Lord's Supper. Yung iba nagkakasakit. Pastor, totoo ba? Oo, totoo. Pag ikaw, unworthy ka na nagpartake, sa verse number 29, sinabi niyan, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Wala siyang pakialam. Ah, basta ako, kukuha lang ako ng dyan, iinom ako, para masabing okay ako. Hindi eh. Kaya in verse number 30, for this cause, many are weak. Many are sickly among you. And many sleep. Anong sleep dito? Patay. Maraming namamatay kasi nga mali ang pagpartake ng Lord's Supper. Mga kapatid, ganito po kabigat ang Lord's Supper, Sister Joby. Brother Oliver, ganito kabigat ang Lord's Supper. Oo. It's not just a bread, an unleavened bread, but hey! It's the symbolism of Christ's death. It's a spiritual checkpoint. It's a souvenir for the church. Bigyan natin ng halaga. Bigyan natin ng bigat ang Lord's Supper. Amen? And lastly, who are the inclusions of the Lord's Supper? Who are the inclusions? Dito po, maraming views ang Lord's Supper. Okay, nakikinig po ba? May dalawang biblical view at may hindi isang unbiblical view. Okay? Ano yung unang unbiblical view? It is what you call an open communion. Okay? Yung open communion. Okay? Yung open communion, ibig sabihin po nito is everyone could partake the Lord's Supper. Take a look at the Catholic Church. Pag ikaw pumasok dyan, kahit Baptist ka, punta ka doon, pila ka doon sa ostya, pwede ka eh. Kasi sa kanila, welcome. Welcome ang lahat. Kasi it's a universal church. Tama? And this is the stand of the Roman Catholic Church and even mga charismatics. Text heavy na yan. Okay, it's charismatic. And it does not matter who you are and what you believe. Welcome ka magpartake sa open communion. Pero tayong mga Baptist, ha? Tayong mga Baptist, never practiced open communion. Praise God. Wala pa akong nakitang Baptist na nag-open communion. Kaya nga unbiblical itong open communion. Kasi sinasabi nila, bakit si Paul nag-house to house they're breaking bread? Bali nyo, tinapay lang talaga. Diba? And also, may dalawang biblical views. Okay? Number one, alam nyo na to, yung close and yung closed. Una, yung close communion, yung walang D. Yung close communion, ang ibig sabihin po nito, mga members ito ng local church and if ang pwedeng magpartake ng Lord's Supper pag close communion is yung members ng local church at kunwari may bisita na Baptist din na member ng galing sa ibang church. At syempre, magpapaalam ka. And by the way, ha, kung ikaw ay member ng isang church na bibisita, kunwari ikaw taga dito ka Laguna, bumisita ka ng Mindanao, di ba? At ikaw mag-a-attend ng church service doon, ay, paalam ka muna kung saan kang church, mag-church. Diba? Importante ho yan. No? And dito, makikita po natin, ang close communion, pwede po lahat ng saved. Basta members ng local Baptist church, pwede. Pero ang closed, yung may D, hindi T yun, ha? Hindi letter T yan, ED yun. Okay? Closed communion, okay. Closet ang tawag doon, di ba? May T yun eh. Closed, may ED. Only the member of the local church can partake the Lord's Supper. To be a member of the local church, one must be saved and baptized. Tayo po sa Fortress, anong practice natin? Closed.
the Lord's Supper is only exclusive to the members. Paano maging member ng fortress? Dalawa lang. Saved and baptized. Okay? Saved and scripturally baptized. Baka sabihin niyo, Pastor, baptized din ako eh. Saan? Katoliko. Hindi. Scripturally baptized. Amen? Hindi natin tinatanggap dito ang baptismal certificate ng Katoliko. O, yan ang hinahanap minsan pag magtatrabaho ka, di ba? Yung legitimacy ng iyong birth. Pero tayo mga minamahal, ang requirement for baptism is saved. Regenerate. Amen? So yan po mga minamahal, no? Ang ating Lord's Supper, no? It is a symbolism of Christ's sacrifice. It is a souvenir for the church and it is a spiritual checkpoint. Likewise, katulad ng believer's baptism, the Lord's Supper, wala po itong merit para ikay maligtas. Hindi po ito kailangan para ikay maligtas. At alam niyo po, ang wala rin po itong magical power. No? Wala rin po itong hocus-pocus na kapag ikay nakapartake ng Lord's Supper, ay mawawala o mababawasan ang kasalanan mo. Wala po. Amen? But ang ordinance na ito ay dapat maipagpatuloy at kailangan gawin as a local New Testament church in remembrance of the death of Christ and the coming of Christ. Amen? So, folks, yan po ang dalawang ordinances ng Panginoon. Believer's baptism and the Lord's Supper. Mahirap kasing i-squeeze yung dalawang yan into just one service. So, minabuti ko na po na sa dalawang services natin, inisa-isa natin para mahimay po talaga natin. Kasi baka ang iba sa inyo, alam niyo po, ito ha, as I close, marami pong members na baptized, no, na-baptize na, siyempre, member ka na. Pero yung pala, hindi pa pala talaga siya saved. Pastor, ano pong kailangan gawin? Kailangan siyang i-baptize ulit. Nakuha niyo? Pastor, saved ka. Kuno, nagpa-baptize ka, member ka. Ngayon, 5 years, lumipas, 3 to 5 years, parang ramdam mo hindi ka saved. No? At nagpa-baptize ka for some reason. Pag ikaw, alam mo na hindi ka saved, magsabi ka, Sir, di talaga ako saved eh. Tanggapin mo Panginoon, pa-baptize ka. Importante yan. Kasi ayoko sa dulo, magkasisihan tayo na save ka kasi akala mong save ka kasi na-baptize ka. Again, baptism is not a reward. It is a step of obedience. Pag alam mo hindi ka save, receive Christ as your Savior, then magpa-baptize ka. Huwag po kayong matakot. Bakit? Marami na pong gumawa niyan. Marami rin pong nag-akala na save sila. Yun pala hindi. Yung iba, pastor pa nga eh. Amen? Check. Examine ourselves. Amen? Tayo po yung manalangin.